Isang magandang araw, mga ka-amazers. Kamusta na ang ating kalusugan? Marahil ay naghahanap ka ng kaalaman para sa kalusugan mo o para sa pamilya mo. Tama ka. Ito nga ang video para sa iyo. Panoorin maigi at alamin ang bawat detalye. Ang video ito ay patungkol sa lagi nating nababasa sa mga produktong may nakalagay na no-approved therapeutic claims. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Tara, alamin natin. Ang kahalagahan ng pag-aaral sa tinatawag nating food supplement for kids. Sa tulong ng pag-aaral na ito, mabibigyan natin ng kaalaman ang mga magulang maging ang publiko upang mabatid nila kung ano talaga ang nagagawa at naitutulong ng food supplements na ito sa mga bata. Mabibigyan din natin sila ng mga babala kung mayroong masamang epekto ang pagpapainom ng food supplements na may tatak na no-approved therapeutic claims. Dito natin malalaman at makikita ang mga maaaring maging epekto ng paggamit ng mga nasabing food supplement na may nakalagay na no-approved therapeutic claims. Dito, mabibigyan pansin ng karamihan ang mga posibilidad na mangyari. Ang paggamit ng no-approved therapeutic claims, food supplements ay hindi umano nakagagaling ng sakit, kundi nakakatulong lamang ito upang palakasin ang ating resistensya. Nasabing ang food supplements ay hindi umano nakakagaling ng sakit ayon sa Food and Drug Administration o mas kilala sa tinatawag na FDA. Malinaw na sinabi ng FDA na ang lahat ng food and dietary supplement products na ibinibenta sa merkado ay dapat may nakalagay na no-approved therapeutic claims, maging sa mga advertisement na mahalagang paalaala. Ang pangalan ng produkto ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang pagkakaroon nito ay isa lamang gabay at babala sa bawat mamimili, lalo na sa mga magulang. Laban sa anumang mapanlinlang na mga therapeutic claims ng ilang mga food supplements. Dahil din dito, dapat maging mas maingat at mapagbantay ang publiko sa mga binibigay sa kanila upang hindi mahuli sa mga nakakalasong at nakaliligaw na mga claim ng mga produktong ito. Ipinapakita sa pag-aaral na ito ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kaisipan tungkol sa mga pinamimigay o nabibiling food supplements na may nakasaad ng no-approved therapeutic claims. Dapat lang nating ipaalam at ipaalaala sa mga magulang ang ating mga nalalaman at ideya tungkol dito upang magkaroon sila ng kamalayan at makasiguradong ligtas sila sa mga food supplement na pinapainom sa kanilang mga anak. Ang mga bata ay kadalasang mapili sa mga pagkain. Hindi mo masasabi kung kakainin ba nila ang iyong inihanda o hindi. Ang mga batang nasa 1 hanggang 4 na taong gulang ay kasalukuyang nagde-develop ng kanilang mga gusto na kadalasang nakaaapekto sa gana nila sa pagkain. Ang kakulangan sa mga bitamina at mineral ay nakaaapekto rin sa kanilang gana sa pagkain. Ang bagay na ito ay isa sa pangamba ng mga magulang. Karamihan sa mga magulang ay magkukumahog sa pagbili ng vitamins pampataba na nag-aakalang ito ay magiging epektibo sa pagpapalakas ng gana sa pagkain ng bata. Bagamat karamihan sa mga magulang ay nagbibigay ng mga vitamin supplements sa kanilang mga anak, walang matibay na batayan na ang pagbibigay ng ganitong mga produkto ay nakakatulong nga upang palakasin ang gana sa pagkain ng kanilang mga anak. Sa katunayan, sobrang doses ng mga sintetikong bitamina na nabibili sa butika ay maaaring maging sanhi ng labis na katabaan o kaya ay paglalaan ng problema sa kakulangan ng timbang. Ayon sa ulat ni Dr. Isidro Sia noong 2008 ng UP College of Medicine, ang dietary supplement ay isang produkto na naglalaman ng mga bitamina at mineral na naglalayong mapataas ang total dietary intake ng isang tao sa pamamagitan ng kanyang pag-inom nito.
Sa isang panayam, sinabi ni Dr. Jessica Perez ng Philippine General Hospital o kilala sa mas tawag na PGH, na ang dietary supplement ay yaong idinaragdag lamang sa kinakain ng isang tao. Ang ilan sa mga halimbawa nito ay ang tiki-tiki, silim, growy, profan, fernsy, at iba pa na madalas ipinapainom sa mga bata ng kanilang mga magulang. Nilinaw ni Dr. Perez na ang dietary supplement ay hindi na ituturing na isang gamot. Ibig sabihin, wala itong kakayahan upang dagliang makapagpagaling ng isang karamdaman. Patuloy nito ang tanyag na linya na binabanggit sa patalastas ng mga dietary supplement na no-approved therapeutic claims. Nangangahulugan ito na wala pang pag-aaral na nakapagpapatunay na nakagagamot ng sakit o karamdaman ang mga produktong ito. Kung gayon nga, bakit marami pa rin sa mga Pilipino o mga magulang ang nahuhumaling na bumili at ipainom sa kanilang mga anak ang mga dietary supplement? Bitbit ang paniwalang makagagamot ito sa kanilang mga karamdaman? Dahil ba ito sa muusbong na health consciousness sa hanay ng mga Pilipino? Kakulangan sa mga diseminasyon ng mga nararapat na impormasyon? Kung susuriin ng malaliman, mapagtatanto na may mga panlipunan, kultural at politikal na aspeto ang laganap na paniniwala ito ng mga Pilipino. Narito ang paglalahad ng suliranin. Bakit ibinibigay pa rin ang mga food supplements sa mga bata kahit may nakalagay na no-approved therapeutic claims? Ano ang dahilan bakit nakalagay ang mga salitang no-approved therapeutic claims? May magaganda o masasamang epekto bang naidudulot ang ganitong klaseng food supplement? Narito naman ang ilan sa mga layunin ng pag-aaral niya ito gaya ng iyong pinapanood ngayon, ka-amazers. Ang una, upang mapalaganap sa mga tao ang mga magaganda at hindi magagandang naidudulot ng mga nasabing halimbawa ng food supplement. Pangalawa, upang mapalaganap sa mga tao ang tamang kaalaman sa paggamit ng mga ganitong food supplement. Pangatlo, upang may pabatid sa mga tao ang dahilan sa likod ng tatak na no-approved therapeutic claims. At pang-apat, upang maipamulat sa mga tao ang paglaganap ng paggamit ng no-approved therapeutic claims food supplements. At ang panghuli, upang maipabatid sa mga tao kung ano ang ibig sabihin ng pariralang no-approved therapeutic claims. Sana mga ka-amazers ay meron tayong natutunang kaalaman tungkol sa ating napag-aralan. At lagi natin tatandaan, mga ka-amazers, na ang kalusugan ay ating buhay, kaya dapat natin itong pangalagaan. Hanggang sa susunod na video, magkita-kita ulit tayo. Pagpalain ka ng Panginoon.